Magandang hapon po. Ako po si Joey Figuracion para sa ating weather update ngayong Martes ng hapon, September 14, 2021. Patuloy pa rin na apektado ang malaking bahagi ng bansa ng ITCZ o yung intertropical convergence zone, lalong-lalo na yung gawing Palawan, yung buong Visayas at buong Mindanao. At dahil diyan, asaan pa rin yung kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong gabi sa Palawan, sa buong Mindanao at sa Central at Western Visayas. Samantala, yung nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging fair ang panahon. Kung may chance na pag-ulan ay mga dahil yan sa mga pamumuo ng thunderstorms. Pero mga pulo-pulo lamang po yan at yung dagliang ulan. Samantala, bukas September 15, asahan na generally fair ang panahon sa buong Luzon. Magiging mainit ang tanghali pero may tsansa ng pulo-pulong pag-ulan o thunderstorms bandang hapon hanggang sa gabi. At aabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas sa Tugigaraw, samantalang 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas sa Legazpi, sa Puerto Princesa, sa Calayan Islands at sa Lawag. Samantala, 32 degrees Celsius ang asahan na init sa Metro Manila bukas, 31 degrees Celsius sa Tagaytay at aabot sa 25 degrees Celsius sa Baguio City. Sa gawing Visayas, ang Iloilo o yung Western at Central Visayas bukas ay fair weather ang mararanasan. May tsansa ng pag-ulan bandang hapon hanggang sa gabi pero mga pulo-pulo lamang po yan at asahan na dyan yung pamumuo ng mga thunderstorms. Aabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas sa Cebu at maging sa Iloilo. Samantala, sa Eastern Visayas at sa buong Mindanao bukas, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ at maghahatid pa rin yan ng kalat-kalat na pag-ulan yung mga pagkilat at pagkulog. Asahan yung 31 degrees Celsius maximum temperature sa Tacloban, sa Cagayan de Oro, at sa Davao bukas. Samantala, abot naman sa 33 degrees Celsius sa Zamboanga City. Samantala, wala tayong gale warning sa anumang sea thoroughfares ng bansa. Kaya naman safe ang paglalayag sa pagkakataong ito. Kasama na dyan yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging banayad hanggang sa kalamtaman ang pag-alon ng ating mga karagatan. Para sa ating extended weather outlook sa susunod na tatlong araw, starting Webes po yan hanggang Sabado, ay wala tayong inaasahang bagyo na mabubuo sa loob ng ating area of responsibility. Pero ang ITCZ, ito yung intertropical convergence zone, ay patuloy pa rin yan na maapekto sa mga susunod na araw. At although magkakaroon tayo ng LPA sa silangan ng Mindanao at Visayas na mabubuo dito sa gawing silangan nga ng Visayas at Mindanao at nakapaloob yan sa ITCC sa mga susunod na araw at maghatid yan ng mga pag-ulan dyan sa Visayas at sa Mindanao. Para sa extended weather outlook natin sa mga piling lugar ng ating bansa, sa Webes hanggang Sabado, asahan na fair weather ang asahan nga sa Metro Manila pero kung may mga pag-ulan ay bandang hapon hanggang sa gabi. Aabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature sa Metro Manila. Samantala sa Baguio City ay generally fair din ang panahong aasahan. Aabot sa 25 degrees Celsius ang maximum temperature. Kung may tsansa ng pag-ulan ay bandang hapon hanggang sa gabi. Sa Legazpi City, pagdating ng Sabado ay magkakaroon na ng epekto yung nabanggit natin kanina na low pressure area o yung ITCZ at maghatid yan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Pero by Webes hanggang Friday ay generally fair ang panahon at aabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature sa Legazpi City. Sa Metro Cebu, asahan na yung epekto ng ITCC at yung paparating na LPA dyan sa Metro Cebu at asahan yung kalat-kalat na pag-ulan at yung mga pagkidlat at pagkulog. Aabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature dyan sa Metro Cebu. Sa Metro Davao, ganun din ang senaryo. Makaapekto pa rin yung ITCC at yung paparating na LPA at maghahatid dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at yung mga pagkidlat
at pagkulog. Aabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature sa Metro Davao. Ating araw ay lulubog 5:58 ng hapon, lalong-lalo na po sa Kamaynilaan at bukas huling sisikat 5:45 ng umaga. Manatiling updated sa aming mga updates at puntahan po kami sa aming mga social media account sa Facebook at sa Twitter. I-search lamang po DOST_PAGASA sa aming YouTube channel sa DOST-PAGASA Weather Report at puntahan ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po ating latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Joey Figuracion. Maraming salamat.